Yun, mga pards, good evening po sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga sugid na tagapag-subaybay dyan at saka taga-sugid nating manunood dyan na micro-entrepreneurs po. Good evening po sa inyong lahat. At ngayon po ay napakasayang araw, napakagandang gabi po dahil syempre, inulan tayo ng blessing ni Lord. Siyempre, mga pards, ngayon, hi muna sa ating mga taga Mindanao dyan. Maayong gabi sa inyong lahat, sa inyong tanan. Yan, yun. So, ayun, medyo sinisipon pa ako doon. Dahil kanina po, yung dumating na hotdog ng tatlong kahon, no? 3 box na kartonis, naubos na po, may kunting natira na lang. At siyempre, may space na naman sa ating freezer. So, dahil doon, nag-order ako ng napaka-raming-raming manok. Yan! At, siyempre, masaya po akong ibahagi po sa inyo ngayon yung manok na nabili ko at nakuha natin sa napakamurang halaga. Dahil kanina, nag-deliver po ako kanina po, mga parts. No? Yung nakuha nating chorizo last week, last day, ay medyo ubos na rin. At saka yung hotdog ng 3 boxes na hotdog, medyo ubos na rin. So, ngayon, masaya po akong ikwento sa inyo dahil napakasaya ko ngayong araw na po. Dahil marami po akong nabigyan ng product natin. At siyempre yung iba, naghahanap pa, hindi ko na nabigyan. So, tsagaan lang, kanina po umuulan pero sinulong ko pa rin, ano lang naman, punting ambon-ambon, di ba? Ngayon tayo sinisipon. Siyempre mga parts, no? Kasama ko ngayon na hindi pala. At siyempre, ako lang mag-isa pala. At siyempre mga parts, gusto ko rin i-share sa inyo na sa lahat ng tinatrabaho natin, maging maingat po tayo, lalong-lalo na sa daan. Sa mga riders natin dyan, mag-ingat po tayo. Sa mga bugos buyers po, mag-ingat po tayong lahat po dahil hindi natin alam yung sitwasyon. So, kanina nag-deliver din ako ng mga manok, dress chicken at saka hotdog at lumpia. So, actually, meron po akong in-order na 50 dozen na chorizo pero hindi ko na napakita sa inyo dahil deliver ko na rin dahil order na yun eh. So, masaya po ako na ibalita sa inyo na napaka-bless ko ngayong araw na to dahil marami po akong sales. Yeah! Diba? Kunti lang naman yung tubo natin pero masaya na rin tayo dahil saan ba tayo magsisimula kundi sa maliit, diba? So, ngayon, mga parts, so, masaya po akong ikwento at ibahagi po sa inyo ngayon ang aking nabili. Dahil ngayon ko lang din nabili itong manok na to dahil yung van, delivery van nila is nasira. Tapos, nasira yung delivery van nila. Tapos, matagal nilang na-deliver yung produkto. Tsaka medyo ginabi na rin sila. Kaya inantay ko na lang kasi medyo mura sila. So, tsaga-tsaga lang. So, ngayon, deliver nila. Tapos, yun. At tsaka, tignan natin kung magkasya ba to sa ating freezer, mga parts. Dahil, medyo marami-rami na rin yung laman ng freezer natin. Pero, tatlong bags to na manok. So, siyempre, at yun na, part. So, medyo marami-rami na rin yung manok, yung laman ng ating freezer kasi isa lang. Pero, hopefully next month, no? Next month, makadagdag tayo ng isa dahil, siyempre, dumadami na rin ang ating stock. So, I hope next month po, madagdagan natin ito. At syempre, ito na po ang ating manok at papakita ko sa inyo kung gaano karami yung manok na bili ko. Masaya po ako dahil kahit konti lang yung capital natin, nabili natin itong manok, no? So, ito na po yung manok. So, papakita ko sa inyo. Tapos, paglagay natin doon sa freezer, no? Dahil syempre, lagay natin ito. Yun, pakita ko sa inyo.
Yan po mga parts ang nabili kong manok, no? Tatlong bags po yan. Actually, ang isang bag po niyan is sold out. Sold na po ito. Sold na po itong isang bag. So, binili ko na lang yung dalawa. Actually, isa lang pero mura sila kaya dinalawa ko na. Gusto ko lang yung sanang apat na bag pero talagang hindi magkasya sa freezer mga parts. So, ito na lang yung ginawa ko. Tatlo na lang. Tapos, next week yung delivery nila. Tapos, gusto ko na rin mag order sa kanila. Wala tayong atay at saka yung ano, ulot at saka paa, manok, ng manok na maraming naghahanap. So, wala po tayo nun. So, ngayon, ito lang muna. At syempre, okay na rin kasi mura lang yung kuha natin, di ba? Kasi naman wala. So, ito po, masaya po ako dahil nakuha ko po to ng buo at syempre, nakapagkuha tayo ng medyo murang halaga po. Ito po, siyempre maganda pong manok yan. Yan. At ngayon, samahan nyo po ako ngayon. Tapos ilagay natin ito sa freezer kung magkasya ba lahat. Siyempre, di ba? Hindi natin alam kung magkasya ba ito lahat, di ba? Kita nyo naman yan, no? Diba, manok? Presko yan. Bagong katay po lahat yan, mga parts. So ngayon, tara. Lagay na natin sa freezer. So mga parts, so dito na tayo sa ating freezer area. At syempre, lagay natin dito. Syempre, linisan muna natin to kasi medyo marami na rin yung laman. So, kailangan natin pagkasyahin lahat. So, ngayon, tignan natin kung magkasya ba itong binili nating tatlong bags na manok. So, samahan niyo ako mga parts. Lagay natin dito. Syempre, sana magkasya at ma-deliver natin bukas yung na-order natin ngayon. So, tara, samahan niyo ako. Yan po ang kasalukuyang laman ng ating freezer. So, ito po pala yung sinabi ko kanina na nabili ko ang chorizo. Yan po. 50 dozen po yan. Kaso lang po, naubos na rin. So, yan na rin yung natira. So, kailangan nating i-arrange to mga parts. Kunin muna natin yan. We'll be right back.
yan ang mga parts, no? Nag-cash naman lahat. Tignan nyo. Diba? Nag-cash naman lahat. Siyempre, bukas, deliver natin yung isa. May space na naman dyan. So, ngayon lang medyo marami-rami. So, yan po ang sitwasyon ngayon sa ating munting freezer. So, yun. Yun na po mga parts. So, natapos na rin ang ating paglagay ng ating produkto sa freezer. So, yun lang po sa ngayon. Dahil bukas, marami tayong i-deliver bukas. So, tignan na naman natin by the next few days kung anong produkto ang dadating sa atin. Siyempre, meron tayong freezer baka next month talaga makakuha na tayo ng isang freezer kahit second hand lang. At siyempre mga parts, no, shout out nga pala sa mga nagsisimula pa dyan, no, sa lahat ng mga negosyanteng nagsisimula sa maliit. Ako rin po ay nagsimula sa maliit, walang freezer, wala lahat. Gusto ko rin ibahagi sa inyo ang aking munting alaman sa pag-negosyo po. Siyempre, lahat po tayo walang kapital, pero kaya nating simulan kung gusto natin, di ba? At siyempre, sa lahat ng nagsisimula na tas medyo konti lang yung benta nila, gamitin po natin yung social media, yung mga friends natin na kayate na bumili sa ating produkto. At syempre mag house to house po tayo sa ating mga kakilala para alam nila na meron tayong produktong ganito, no? At yun lang po mga parts. Sana napasaya ko ang gabi nyo dahil magluluto pa kasi wala pa akong kain kasi medyo busy sa pag-deliver. So, yun lang mga parts. So, sana na-inspire ko kayo at syempre, dito lang muna tayo. See you next time.